Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, magkakaroon tayo ng haul at hindi ito Watson's haul. Since COVID nga, meron pa tayong mahigpit na patakaran sa paglabas, no? Hindi pa tayo madalas makapunta kung saan natin gusto punta. So, naisipan kong mag Beauty M&L shopping, okay? So, doon talaga ako bumibili ng aking mga makeup, skincare products, minsan pati yung mga health products, doon na rin ako bumibili. Why? Because I'm a busy person. Ako ay talagang madami mga hanash sa buhay. So, para door-to-door ang delivery, hindi ko na kailangang lumabas. At sure pa ako, makakapili pa ako based sa mga reviews, option ko ang Beauty M&L. Huwag tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's hop right into the video. Okay, so simulan natin. Medyo, guys, nabukasan ko na to kasi chinek ko kumpleto yung item, di ba? Check natin yan kung kumpleto yung na-receive nating item. And magkakaibang days to dumating. Ito yung pinaka-recent. Then yung iba, months ago pa. Ngayon ko lang magagamit at matatry. So, unahin natin tong ito. So, this one. Ayan. So, this is the Esfolio Aloe Vera Soothing Body Wash. Mahilig ako sa body wash. Kasi pagka regular bath soap, may tendency siyang madry yung skin. So pag body wash, may moisturizing effect naman na kasi to. And I love aloe vera. So Esfolio is Korean brand na talagang kilala na sila pagdating sa pagiging effective na product. Meron nito sa Watson, sa mga SM department store or SM store, meron nito. Kaya ako siya gustong bilhin sa Beauty M&L. Madalas kasi nagsisale doon, minsan 50% off. So, from, lilink ko na lang sa description box kung magkano ang bili ko dito. Pero, nakasale ko siyang nabili. Hindi ko na rin kabisado kung magkano yung regular price. Pero, not bad kasi ang kanyang content na is 500 milligrams. So, ang dami na siya. At meron din ako nitong lotion. Actually, mahilig ako sa Esfolio brand. At magkakaroon ako ng one brand review sa aking next vlog. So, abangan nyo yun. Next product we have from this delivery. Ito. Ayan. So, we have this 3W Clinic hand cream. Mahilig din ako sa hand cream kasi syempre gusto natin laging malambot yung ating hands. So, ito yung ginagamit ko. Korean brand din siya pero sobrang cheap or sobrang affordable lang ng mga products nila at effective naman talaga. So, this is collagen hand cream and nakalimutan ko na rin yung price. Ilalagay ko na lang po sa description box. Next product, we have this Esfolio again. We have this Esfolio. This Esfolio soothing mist. Wala siya sa box pero naka-seal pa siya. May seal siya, ayan. Mauubos ko na kasi yung isa kong bote nito. Ang kagandahan nito, guys, sobrang effective talaga niya magpa-moisturize at magpa-freshen up ng ating face. Lalo na pag galing ka sa initan, hindi mo kailangan hawakan yung hands mo, spray mo lang to, already ma-freshen up yung face mo. Gumagamit ako nito, tapos may ginagamit ako na Innisfree Anti-Sebum Powder. Pagka bagong ligo, lagay ako ng sunscreen, papatungan ko nung anti-sebum powder na yon, and then ito, nalagay ko ito para hindi magmukhang powdery at mukhang masyadong pakak na pakak sa polvo yung mukha ko. So, isprayan ko lang. Yung iba kasi guys, nabuksan ko na madami pa yun actually, puro Esfolio din. Nabuksan ko na yung iba kaya hindi ko na ipapakita. Maganda kasi yung talagang hindi ko pa nagamit. Meron ako nitong essence, ganyan siya kataas. Meron din akong yun nga, body wash at may facial wash. Saka meron din akong soothing gel. And, abangan nyo na lang yun sa aking one brand review on my next vlog. Next, we have this recent delivery. Ito na yun natin. So, this is a face mask from 3W Clinic again. Nagkaroon kasi ng mid-year sale sa Beauty M&L. Last week lang. Tapos, nag-order ako nito. And then, after 2 days, dumating na siya kaagad. So, I have this snail. Fresh snail mask sheet kasi nag-pimple ako recently and right now I'm currently
using the Innisfree Volcanic Pore Clay Mask. May review ako noon kung ano yung naging effect niya sa face ko. Kung nakita niyo yung post ko recently, sobrang dami kong pimple na mga sobrang, alam mo yon, galit na galit pa. But, alamin natin yung mangyayari at magiging effect sa akin nung Innisfree product na yon. So, yun nga, no, tinagyawat ako and I was informed na ang snail is maganda siyang magpatanggal ng mga scars. Gagamitin ko ito, ilagay ko siya sa ref, and I will tell you my thoughts na kung ano ba ang feeling nito at ang effect nito. Pero since isa lang siya, I don't think makikita ko agad yung effect. So pag naka-order ako ng madami nito, I will also do a review of this soon. Next we have, naka-ano pa siya guys, naka-bubble wrap. Guys, ugali nyo din ba na tinatabi nyo yung mga bubble wrap? Comment down below. Mahilig kayo magtabi ng bubble wrap. Ako, yes. Actually, mahilig ako magputok ng bubble wrap. Nakakatanggal siya ng nakakalibang. So, ito na po. Ito. I have this Eye White 2-Minute Whitening Miracle Special Wash Off Mask. Actually, yung sa Shea lang nito yung ginagamit ko before. Pero super ganda talaga niyang mag-lighten up ng scars kasi ibababad mo to for 2 minutes sa face mo, then i-scrub mo siya, and talagang may natatanggal siyang parang libag-libag sa face mo. Yun yung gusto ko sa kanya. So again, this is from Eye White Korea at gagamitin ko siya ngayong gabi. Oo, kasi di pa ako naglalagay ng any cream sa face ko. Kakaligo ko lang actually, then wala pa ako nilagay sa aking mukha. Gagamit ako nito bago ako maglagay ng aking aloe vera gel. So, this is the Eye White Korea 2-Minute Whitening Miracle Wash Off Mask. And also, madaming magagandang review dito. Super effective niya and affordable pa. Next product. Ito. This is one of my holy grail. This is the Tomato Serum from Skin Potions. And super ganda nito, guys. As in, super. Pagdating sa pagla-lighten up ng scars, sa pagbibigay ng Korean glass skin, sobrang ganda nito. And sa dahil nga tinatry ko pang matanggal yung aking pimple marks, I think this will be a big help sa pagtanggal lang pimple marks. So I will give you my thoughts and makikita nyo naman sa mga future vlogs ko kung ano yung magiging improvement ng mga scars na yan. And guys, scars na yan, no? Scars na yung nasa face ko na yan. Ayun na lang yung kailangan kong matanggal talaga kasi hindi siya kaaya-aya tingnan, di ba? And I learned my lesson na pagka humiyang ka na sa product na yon, yun na lang lagi ang gamitin mo. At pag alam mo na yung product na yon is may ingredient na magkukos ng pimple sa'yo, stop mo na. Wag mo nang i-attempt gamitin. Alamin mo yung mga hiyang sa face at hindi na ingredients. And stick ka lang sa product na yon. And itong tomato serum na to, again, this is from Skin Potions. Ang kagandahan sa kanya, ewan ko kung nabanggit ko na to sa mga recent vlogs ko about skincare, but for me, ang mga hiyang sa aking mga product is mga gel. Mga gel, saka mga liquidy. Hindi sa akin nahihiyang yung mga creams. Kung creams man yan, dapat wash, yung mga facial wash na cream, ganun. Pero yung mga hindi binabalawan, like serum, moisturizer, dapat lahat yan ay gel type. Kaya, nung may ginamit akong recent set na product, na tinagyawat talaga ako, alam ko na sa umpisa na baka hindi mahiyang yun. Kasi, cream siya. Tinry ko pa din siya, guys. And this is the result. After 3 weeks of using, ayan, bigla na lang tumubo. Nag-pop up yung mabilis, no? Mabilis dumami. Para sa akin kasi, na dating matagyawat, way back college, parang sobrang nakakahinayang na napakinis mo na yung face mo, tapos bigla kang, di ba, tatagyawatin ng ganyan, pero wala na tayong magagawa, kundi learn from the experience and then do something about it. Ayan, so, umaasa ako na mabibigay ng mga products na to yung aking gustong makitang result. And last two from here, nabanggit ko na ba sa inyo that mahilig ako sa mga lip balm and other lip products. Actually, pagdating sa lip balm, gusto ko lagi, syempre, yung organic, no? And I have this Human Nature Peppermint variant. Ayan. Peppermint siya, guys. Kaya,
super lamig daw nito based sa mga reviews and talaga nakaka-moisturize siya ng lips. And I will give it a try. Though I still have a lot of lip balm na ginagamit. Pero hindi naman ako ma-expiran, guys. Kasi ang madalas ako mag-apply ng lip balm kasi ayoko na dry yung lips ko. Kasi nga, since mahilig ako sa mga lip product, mga matte lipstick, liquid lipstick, lip tint, velvet tints, mahilig ako sa mga ganyan. That's why I make sure na moisturize yung lips ko. At para maganda tingnan pagka in-apply ko yung mga lip product na yon. So this is the Human Nature. And last but not the least, I will try this BLK, bagong labas lang nila na cream all over paint in the shade Very Berry. Ayan guys, apat yung color na available. Merong Feeling Peachy, Coco Crush, and then Wonder Melon, if I'm not mistaken. Then ito yung Very Berry. And I think since mas more inclined ako sa mga pinkish, right now I'm using a lip balm from Isabel, and in order ko rin sa Beauty M&L. Mahilig ako sa ganyang shade. Hindi ako mahilig sa mga orangey. And I think this is perfect. Pero kung gusto nyo gawan ko ito ng separate swatches, just let me know. Comment kayo sa description box. At syempre, kayo ang masusunod, gagawan ko yan ng swatches. So right now, I have this color lang. Isang color lang muna in order ko. This is the Very Berry color. And that's it guys. I hope you enjoyed this video and somehow may nakuha kayong idea kung ano yung gusto nyong i-haul na skincare or makeup product soon. And I highly suggest that you consider Beauty M&L as one of your online shops. Why? Kasi makasisiguro kayo na sa Beauty M&L legit at authentic yung mga products. At yun lang guys, don't forget to subscribe, click the like button, and hit the notification bell down below para notified ka every time na may bago akong videos. Bye!